Mga isyu tungkol sa paglipat ni Rodney Brundial sa ibang team. Nagtatanong ang mga fans, hindi raw kaya mabangkulang siya sa SMB? Inamin ni SMB coach Leo Austria na siya mismo ang nag-recruit kay big man Rodney Brundial na lumipat sa SMB. May mahalagang role daw na pupunuan ang 6'5 forward na naging player ni Coach Leo noon sa Collegiate League. Sa paglipat ni Brundial sa SMB, ang tanging naging komento ni Alaska team manager Dicky Batsman ay hindi raw siguro enough ang 2 taong kontrata na offer nila sa dati nilang player. Sabi naman ni Alaska coach Jeffrey Cariaso, malungkot daw siya sa pag-alis ni Brundial. Isa ito sa mga paborito niyang player dahil siya mismo ang pumili dito sa PBA Rookie Draft noong 2014. Noong sandaling hawakan niya bilang coach ang Barangay Ginebra. Nakakalungkot daw pero may mga bagay daw na hindi nasaklaw ng kanyang desisyon. Dahil 2 team na parehong nasa ilalim ng SMC Group ang unang nakakuha ng player mula sa unrestricted free agency, ang SMB at ang Ginebra, siyempre hindi may iwasan ng mga fans ng ibang team ang magduda. Laging iniisip ng mga fans ng maliliit na team, baka raw may lihim na usapan, baka raw may under the table. Ibig sabihin, baka raw nalalabag ang salary cap rule. Kung hindi, ay bakit daw gustong gusto ng mga player na pumunta sa mayayamang team? Dati ng issue, kapag SMC team o kaya MVP teams ang nakakuha ng mahuhusay na player, isa lang ang sinasabi ng mga fans ng ibang team, hindi raw na ipatutupad ng tama ang salary cap rule. Hindi ko sasabihing totoo ito, pero hindi ko rin sasabihing ang hinala nila ay hindi totoo. Hindi naman bulag at bingi ang mga PBA fans. Hindi natin sila masisisi kung sa kanilang isip ay may lumalabas na pagdududa. Loaded ang frontcourt ng SMB. Sa ilalim, umiikot ang opensa at depensa ng Beermen kay 6-time MVP Junmar Fajardo. Kapalitan at kuminsan ay kasabayan din si Mutaw Tua. Napadagdag pa si Muscleman Vic Manuel. Ang lakas na ng 3 ito. Hindi na kailangang isa-isahin ang kanilang statistics upang malaman natin na baka nga ito na ang pinakmalakas na puwersa sa ilalim sa lahat ng team. Nang tanggihan ni Rodney Brundial ang offer ng Alaska at tinanggap ang offer ng SMB, hindi raw kaya mabangkulang sa SMB si Brundial? Maganda na ang kanyang role sa Alaska. Kasama siya sa regular rotation ni Coach Jeff Cariaso. Sa SMB, makikipag-agawan siya ng playing time sa 3 player na di maitatangging star sa team ng Beermen. Hindi raw kaya mabangku lamang si Rodney Brundial sa isang team na puno ng mga star player. Naalala ko ang advice ni top players agent Marvin Espiritu. Pag-isipang mabuti kung lilipat ng team. Kung hindi raw naman masyadong malaki ang discrepancy sa offer ng mother team at ng recruiting team, timbangin daw mabuti. Ano ba ang magiging role mo sa team na lilipatan mo? Kung mabuburo ko sa bangko, baka raw iyan na ang maging simula ng ending ng karir mo. May malalim na pinagsamahan sina Rodney Brundial at SMB coach Leo Austria. Naging coach na niya si Coach Leo sa Collegiate League noong maglaro siya sa Adamson Falcons. Isa raw iyon sa mga naging factor ng paglipat ni Rodney Brundial. Secondary na lang siguro ang usapan tungkol sa pera. Sa mayayamang team, ang pera ay hindi magiging dahilan ng di pagkakasundo. Umaapaw ang kwarta ng SMC. Pero heto nga ang tanong, makukuha kaya ni Brundial sa SMB ang dating exposure o playing time niya sa Alaska? Assurance ba na naging college coach niya si Coach Leo? Ito naman ay tanong lang base sa ating mga naririnig. Paano kung biglang palitan si Coach Leo Austria? Matagal nang hindi nagcha-champion ang SMB at sa laki ng budget na ibinubuhos dito ng SMC, siyempre naghahanap ng resulta ang management. Naalala ko ang sinabi minsan ni Snow Badwa, wala raw sa mga player ang problema ng SMB, nasa coach daw. Nang magharap daw noon sa semi sa Philippine Cup ang SMB at Talk and Text, totally outcoached daw si Leo Austria kay Chot Reyes. Ito ay mga posibilidad lang ng maaaring mangyari. Sa mundo ng sports, lahat ay posible. So yun lamang po mga ka-Republic. Kung nagustuhan ninyo ang ating video,
please like and subscribe. Pakishare na rin kung di masyadong makakaabala. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.